Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay muli magkaroon po ng mga ilang sandali na pagbubulay-bulay sa salita po ng Diyos. Salamat po sa opportunity ito na tayo po ay makapagbahagi ng kalooban ng Diyos ngayon pong umaga. Atin pong hanguin ngayon ang ating paksa mula po sa Psalms 119, mga talatang 12 hanggang 14. Basahin ko po. Blessed art thou, O Lord, teach me thy statutes. With my lips I have declared all the judgments of thy mouth. Have rejoiced in the way of thy testimonies as much as in all riches. Sa Tagalog po, mapalad ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Aking ipinahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. Ako'y nagalak sa daan ng iyong mga patutuo na gaya ng lahat na kayamanan. Mga kapatid, ang ating paksa ay may pamagat na The Language of the Believer's Heart. Mga kapatid, ang atin pong pinagkukunan ng insights ngayong umaga ay mula po sa Psalms. Ang karamihan po sa mga nasulat po dito na salita ng Diyos ay sinulat po ni Haring David sa kanyang kapanahonan at ng ilan pang mga sugo at lingkod po ng Diyos. Ang ganito pong aklat ay napapaloob ang ideya ng kaisipan na ang awit daw is the language of the human soul, the comfort of one's heart. At dahil po dyan, ang aklat ng Salmo ay naglalaman po ng maraming paraan ng paglapit sa Diyos at pagpahayag ng ating kalooban. Every psalm either points directly sa atin pong Panginoong Hesus in person, in His character and offices, or may lead the believer's thoughts to Him. Now, whether burdened with afflictions o mga bagay na may kabigatan tayo, na mayroon po tayong struggles, mangaring minsan patungkol sa tagumpay, sa pag-asa, sa katuwaan, sa buhay, at sa mga bagay na makalangit na minimithi po natin, ang Salmo po ay expressions ng ating espiritu araw-araw sa pamamagitan ng pananalangin at paglapit po sa Diyos. If we make the Psalms familiar to us, whatever we have to ask at the throne of grace, by way of confession, petition, or thanksgiving, we may be assisted from thence. Whatever devout affection is working in us, holy desire or hope, sorrow or joy, we may here find words to clothe it, sound speech which cannot be condemned. Lahat po ng mga nakasulat dito ay expression ng kung paano ang ating puso ay magpahayag sa Diyos. In the language of this divine book, the prayers and praises of the church have been offered up to the throne of grace from age to age. Ang lahat po ng mga nandito nakasulat ay mapangawakan ng mga patutuo patungkol po sa ating Diyos. Ito po ang basis ng ating katuwaan, ng kabanalan, at ng mga bagay na paglakad sa kalooban po ng Diyos bilang isang mananampalataya. This is the language of the soul. Masasalamin po sa aklat ng awit ang dalawang mukha ng kalalagayan po ng tao. Ipinahayag po nito ang mga bagay na maaari po nating tahakin. Sabi po sa Psalms chapter 1 verse 1 to 3, yung pong introductory part ng aklat, makikita po dito ang katotohanan na ganito. Number one, the holiness and happiness of a godly man.
Mapala daw po ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatay uman sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ang isang mananampalataya po ay nasa kagalakan niya ang paglilingkod sa Diyos. Hindi siya makikita ng katamaran sa paglilingkod sa Diyos. Siya po ay higit lalong pinatatatag ng Diyos at pinagpapala at nagbubunga ang kanyang mga ginagawa araw-araw dahil siya po ay nasa kalooban ng Diyos. Pag ang tao po natutong magmahal, wala po siyang bukang bibig kundi ang kanyang taong minamahal. Kapag tayo humanga sa isang tao, wala tayong ginagawa kundi purihin ang isang tao. Sa ganong context din sana po maramdaman natin na mahalin ang Diyos, purihin ang Diyos at mataas po ang Diyos sa ating mga buhay. Kapag totoo ka raw po na nananampalataya at nagmamahal sa Diyos, lagi mong hahangarin ang maglingkod at ang iyong mga labi. Ipinahayag nito ang nilalaman ng iyong puso na kung saan makikita dito ang katuwaan mo at galak sa paglilingkod po sa Diyos. Pangalawa po, ano naman daw po ang maaring ibunga kapag tayo po ay hindi tumutupad sa kalooban po ng Diyos at tayo po ay nabubuhay sa kasalanan? The sinfulness and misery of a wicked man. Sa pagpapatuloy po ng Psalms chapter 1 verses 4 to 6, makikita po yan. Ang masama ay hindi gayon, parang ipa na itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng masama ay mapapahamak. May kapahamakan po at nasiguradong patutunguhan ang mga taong hindi marunong sumunod sa Diyos. Ang awit, ang aklat pong ito ay nagbibigay po ng warning, a blessing and a curse, pagsunod o pagtalikod, pagpapala o pagpapalo. Kaya piliin po natin lagi na maging lingguwahe natin o language ng ating puso bilang Kristiyano ang pagmamahal, ang paglilingkod sa Diyos. Sa ganon, pagpapalain po ng Diyos ang ating mga buhay. Samahan niyo po akong manalangin. Amang banal, salamat po. Pinupuri ka po namin. Salamat sa salita niyo na aming pong patuloy at laging natututunan. Makita po sa aming mga buhay. Maging wika po ng aming mga puso't kaisipan ang inyong mga salita at makita sa amin ang masaya, ganap at may kaayusan ng paglilingkod sa inyo. At sa pang-araw-araw naming pamumuhay, ikaw po ang makita sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Pinupuri ka po namin. Pinasasalamatan sa pag-iingat at mga pagpapalang iginagawad niyo po sa amin. Sa iyo po ang kapurihan at ang kapasalamatan. Sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.